Sagad-sagaran, napakadaming ino-offplan kandado ngayon. So ang strategy is ituturo ko sa inyo mga legal na strategy, mga instant solution para hindi ho kayo magkaroon ng problem. So ang topic ho natin ay instant solution sa offplan kandado. Ngayon, kung kayo po ay nasa ikalimang level of alert. Sir, ano ho ba yung offplan kandado muna? So, papakita ko sa inyo yung mga taong lumalapit sa akin na nagkakaroon ho ng problema sa offplan kandado. Ano ho yung problemang right now na kinakaharap nila? Bigyan nyo lang ako ng ilang segundo at inaayos ko tong ating whiteboard. Ayan. Ito pong whiteboard natin ay nakakabit ho yan sa aking, saan ba yun? Ayan. Sa aking iPad. Now, nakatanggap kayo ng 5-day VAT compliance notice. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin sa 5-day compliance notice? Simple lang, sir. Simpleng-simple. Pag may 5-day compliance notice kayo, ang gagawin po ninyo is basahin muna. Basahin. Ano ba pinagagawa sa 5-day compliance notice? Sabi ganon is you have failed to. Okay? May failure ka raw. Meron kang pag sinabing failure, mayroon kang hindi ginawa. So, ang solusyon, dahil may failure ka, edi gawin mo. Di ba? So, meron kang 5 days para gawin yon. So, isa-isahin natin yung gagawin mo. Number one, sabi rito, mag-register ka as value-added tax. Mag-register ka as value-added tax. At huwag mong kakalimutan na i-click ang like button because pag klinik nyo ho yung like button, mas marami hong tao sa buong Pilipinas at buong daigdig at universe ang benefit ho sa tinuturo ko sa araw na to. At marami ho akong ginawang video sa offline kandado. Please, panoorin ho lang ninyo. At dun ho sa mga naghahanap ng hanap buhay, kung gusto nyo hong makipag-alyansa, makipag-affiliate sa akin, marami na pong letter of authority na ini-issue, lalong-lalo na yung VAT Division o Regional Assessment Division ng Region Number 5 sa ating hong natanggap na impormasyon. Congratulations sa Region Number 5. So, mag-register po kayo. So, pag nag-register kayo, i-issuehan kayo ng COR, Certificate of Registration, na ibig sabihin, from non-VAT, naging VAT kayo. Good ho yun. Ito ang problem. Yung mga nagtatrabaho sa client support section ng mga RDO, may mga buwang ho dyan. Maraming buwang. Hindi naman lahat. Idedelay ho yung pag-i-issue ng COR sa inyo. So, ang suggestion ko ho, pagka-receive na pagka-receive nung ninyong letter at 1905, BIR Form 1905, gawa kaagad kayo ng letter at pa-receive nyo sa regional director. Bakit sa regional director pare-receive? Kasi po ang nakasulat dito ay regional director ang nag-uutos sa inyo na magpa-change ng status from non-VAT to VAT. Kahit isa lang ho ang laman ng letter nyo, ipareceive ho ninyo. Ipareceive ninyo sa commissioner's office, ipareceive nyo sa RDO, ipareceive nyo sa regional director at i-attach nyo na ho yung duly accepted rubber stamp na inyong BIR Form 1905 at saka ang inyong letter request na nag-change kayo ng inyong status. Very important po yan. So, it's a prevention sa mga tarantado at corrupt na may kaisipan dyan sa client support service o CSS, client support service, client support section o CSS na mga RDO sa Pilipinas. Next, mag-comply ka raw. Issue VAT. O di mag-issue ka,
hindi ka mag-i-issue sa past. Kasi tapos na yun eh. Mag-i-issue ka sa present ng VAT. Invoice or official receipt. So, gagawa ka ng manifestation, affidavit, na nagsasabi na magpapagawa ka ng resibo. Siyempre, wala ka pang resibo na VAT registered. Number two, kung wala talaga, yung luma mong resibo na non-VAT, magpagawa ka ng rubber stamp. Pagkatapos, patatakan yung rubber stamp, itatak mo sa resibo mong non-VAT na VAT. So, ang rubber stamp na kasulat is, this is a VAT official receipt. Kung official receipt yon, eh di yan isusulat nyo. Diba? Kung hindi naman, this is a VAT invoice. Oh, wag yung pag-mimix ha. This is a VAT official receipt para sa official receipt na non-VAT. This is VAT invoice para sa non-VAT invoice. Tatatakan mo yon. So, pag tinatakan mo na, at least mag-xerox ka ng dalawa o tatlong piraso, gawa ka ng letter. Ito'y gagawin mo after na magpatataka na ng change of status. So, sa letter mo, sasabihin mo, gagamitin mo yung luma mo kasi hindi pa available yung bago mong VAT invoice or VAT official receipt. Tatatakan mo yon, papareceive mo. Okay? Sasabihin mo, ito yung series na luma na non-VAT invoice, ito yung series na may tatak para sa VAT invoice or VAT official receipt. Ganun lang ho kasimple yan. Then, gawa ka uli ng letter. I-inform mo again yung regional director. Yan ha. Ito yung pagko-comply natin sa sinasabi nila rito. Tapos, mag-file ka raw ng VAT return. O di mag-file ka. Ang pinag-uusapan ditong VAT return is future. O edi gumawa ka uli ng affidavit or commitment form na magpa-file ka starting the next month ng VAT returns at saka summer release of purchases and summer release of sales. Lagi mo yung gagawin yun. So, parisin mo sa RDO, di nag-comply ka na. Ang susunod mong gawin, reflect your correct taxable sale. Okay? So, kailangan yan, identify nila. Hindi ka mag-a-identify. Pero future to eh. Laging future. Kung sinasabi nila dito ay yung history, yung past ninyo, okay, di gawin mo, itama mo. At hindi ko masasagot ito dahil others, hindi ko alam yung nasa isip nila. Sayan ho yung gagawin nyo within 5 days from receipt nitong 5-day VAT notice. Ngayon, kung hindi nyo kayang gawin yon, may alternatibong tingin ko ay mas maganda. Yan po ang i-discuss ko sa part 2 nitong ating discussion. Wag na wag nyong kakalimutang i-click ang like. At sa mga nag-click na, maraming pong salamat. Abangan po ninyo yung aking mga susunod na video. Panoorin po ninyo yung mga nagawa ko ng video sa ating Kataxpayer Facebook at saka sa ating Tax Specialista YouTube channel. With that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.